guys! Today is 5/22/2021. Hi, my name is Eli and 1 o'clock p.m. na dito. Ayan, naka-skincare na ako. Naghihintay ako ngayon sa package ko galing sa Pinas. Yung pina-DHL nila yun dito. Yun yung papeles ko na transcript para sa West. So, ayun, finally. And next week rin pala, English exam ako, self-pip. Para daw siyang IELTS, pero mas madali daw siya kasi computer-based siya. Kahit yung speaking exam nun, computer-based. So, yun yung iti-take ko. Malapit lang sa trabaho ko dyan sa Teams. So, ayun. Habang naghihintay ako dun sa DHL, kasi yung experience ko sa DHL dito, pag tumawag sila, kailangan nandito ka talaga. And last time nagpa non-contact delivery, pero yun nga, tinatawagan pa rin nila ako, hinahanap pa rin nila kung nasan ako, kaya medyo weird. And yun nga, sabi sa message ko na ngayon i-deliver, so maghihintay na lang ako dito. Pero habang hihintay ako, maglo-laundry ako kasi ayan yung bedsheet ko, kailangan ko na siyang labahan. So, bago pala muna ako maglaba, magpa-print muna ako ng form noong para sa English test ko kasi kailangan ko yung dalhin doon sa test. Na-print ko na siya. Ayan yung testing niya. Selfie. And nandito rin yung registration number ko. Ayan, tanggal ko na yung bedsheet ko. And kalimutan ko, kagabi rin pala, nagbabad ako ng damit. Dapat pala hindi na ako nagbabad kasi maglalaba rin naman pala ako ngayon. Kasi nakasanayan ko ng binababatong damit ko. Buti na lang, walang tao. And ang ganda nga pala ng panahon namin ngayon dito. Ay, ako sa inyo. Sobrang sunny. Tsaka 6 degrees lang sa amin ngayon. Ayan o, naubos na yung snow. Natunaw na siya. Kaya medyo slushy din ngayon. Pero at least this week, maganda yung panahon namin. Kasi yun nga, 2 weeks ago, grabe, sobrang lamig talaga. Minus 30, basta ang taas or ang baba. And ngayon, sobrang ganda. Ngayon naman, magpapalit ako ng aking bedsheet. Mukhang maganda. Ulit-ulit lang naman yung mga bedsheet ko kasi ito lang naman siya. Konti lang siya. So, ano bang maganda? Ano ba yung ginamit ko last time? Ito. Nalagay ko ito pang inner. And ito na siguro. Mukhang Pasko to pero okay lang kasi matagal ko na rin ata itong hindi nagagamit. Tapos na rin mag-vacuum. Hindi ko na syempre rinag yun kasi maingay. And wala pa rin yung package ko. Nakakainis. Ay naku. Makawala na ng araw. Pero okay lang. Malapit lang naman kasi yung Shoppers. 3:31 na dito. And ayan, nakapaglinis-linis na rin naman ako. 4:40 p.m. na dito. And patapos na rin yung dryer ko dun sa taba. Magsasain muna ako kasi nag-order ako ng pagkain sa Skip. Nag-order ako ng back ribs sa Tony Roma's. Hindi ko alam kung masarap yung Tony Roma's dito. Pero itatry ko siya for the first time. Nag-crave kasi ako ng baby back ribs, and ayun, naisip ako mag-order ako ngayon. So, ayan, magkasain ako kasi ang kasama ng back ribs is mashed potatoes, and hindi ako mabubuhay ng mashed potatoes lang yung kasama na, so magsasain ako. Paubos na rin tong bigas ko. Tingnan nyo, kunti na lang siya. Siguro mga 2 sandok pa to or 3. Pero ayun na nga, konti na lang siya. And maganda tong brand na to, masarap siya. Saan pa tumaling? Binili to ni ate para sa akin sa superstore. So ayan, magkasain tayo. 1.5 na cups para next time meron pa rin ako nito. And hindi mo na ako bibili ng kanin kasi yun nga, naisipan ko. Bumalik ulit dun sa diet ko, dun sa keto. Kasi tinigil ko yun eh. Although effective naman siya sa akin kasi nag-lose ako ng ilang pounds. Siguro mga 5 pounds. Kaso nga lang hindi ko siya natuloy kasi nag-crave na talaga ako sa kanin. So, ayun. Nawala siya. Pero, uulitin ko siya. I-attempt ko siyang ulitin ulit. Thank you.
Tumawag na yung skip. Hello. Eliza. Thank you. Take care. Bye-bye. Buksan natin ito. And meron siya. Sa pang paper bag, siguro yun yung mashed potato. Ang laki niya. Ito pala siguro yung utensils. Ano ba ito? Titignan ko mamaya. Pero ito yung itsura niya. Ayan, nakalagay siya dyan. Tapos merong Tony Roma's to go. Ang laki! Ay, mukhang masarap. Excited na ako. And tingnan ko kung ano yung laman nito. Ito rin pala yung pagkain na binigay sa akin ni Chase kagabi. Hindi ko pa naubos. Kakahintay ko, kinakain ko siya. Pero dahil may ganito na ako, mamaya ko na lang kakainin to. So, ito naman, buksan ko siya. May coleslaw siya sa loob. Yun lang ba? Oo, yun lang. Tapos tissue. Tapos na ako kumain. Ayan, naglilikpit na ako. Tsaka, maghuhugas na sana ako. And, bigla akong nakita to. Nandito na pala siya. Kasi, may narinig rin ako kanina na ingay dun sa labas. And, nagulat na lang ako. Ito na pala yun. So, yehey! Isisend ko na siya sa quest. Bukas mo na lang gagawin kasi in 30 minutes, may klase na ako sa yung German class ko. And, ayun. So, hindi na ako makakapunta sa Shoppers kasi 10 o'clock ata sila nagpa-close. Or, hindi ko alam kung anong oras nagpa-close yung Canada Post kasi nandun yung Canada Post sa loob ng Shoppers. And, siguro bukas na lang kasi baka lang bumili ako ng ng book para sa self-pip. Para makapag-review ako kasi yun nga, next week na yung test ko. So, ayun. Pero masaya ako nandito na siya kasi ang tagal ko itong hinintay. Ano ba yan? December ko pa ito ni-request. Tapos, nag-ano kasi sila, ano ba yun? Christmas break. So, ayun, inasikasa pa nila, blablabla. Tapos, alam niyo naman sa Pinas, sobrang tagal. Mag-asikasa ng mga papeles and ngayon lang yan dumating. After 2 months or mga ganun. Dito na ulit ako sa kwarto and 6:30 plus na. Hindi ko na alam kung anong oras pero medyo nalita ko dito sa klase ko kasi yun nga nagbanyo pa ako. And ayan, yung mga kaklase ko, nagka-class na kami. Pero recap pa lang naman. So hindi pa ako nagpapakita. Hello. Naka-break kami ngayon, 8:16 PM na and may 4 minutes pa ako. Inin ako ng tubig. Ang gulo ng work area. Buksan ko na rin to. Binili ko to nung isang araw sa Shoppers ba yun? Or sa TNT. Basta ito, kasi naka-sale siya. Ay, hindi pala. Sa Safeway ko pala to binili. Ito, dadalhin ko to sa kwarto. Ito yung chocolate milk ng Lucerne. Yan ba yung pronunciation niya? Basta yan. The next day. Hello guys! 2:45 na dito and hindi ko na natuloy yung vlog ko kahapon. Feb 23 na pala ngayon. And ayun na nga, papunta na ako dun. Ay! Ano ba yan? Papunta na ako doon sa Shoppers para isubmit ko yung papeles ko. Saka ganito lang ako ngayon kasi hindi mo masyado malamig. Parang minus 1 lang ako. And ito na yung document ko. Pina-LBC nila yan. Tapos din HL kasi international. So, dito na ako. Kama na ako ng envelope. Dito lang ata siya kasha. Ito rin yung binili ko last time. Kasha ba ito? Hindi. Kaya lang. Nasulat ko na siya. Nangintay na lang ako dito. Ayan yung bus ko. Nandito na ako sa may 107th Street. Tapos na ako dun sa Shoppers. Nag-bus ako. Papunta ako dito sa bookstore kasi tingin ako na ang libro para dun sa self-pip exam ko. Para meron akong hard copy. Ayan na siya oh. Yung may red na canopy. Olay guys, hindi nila ako pinapasok kasi ayun nga, 4 pick-up lang daw yung sa kanila. So ito-check ko na lang daw sa online pero wala naman daw silang English book. So, okay, pupunta na lang ako sa daw. Baka meron daw doon. Naglakad na lang ako kasi wala lang exercise. Saka matagal na rin akong hindi napunta dito sa downtown. Ay ano, medyo malapit na ako. Liliko na lang ako dito. Ang hangin. Ayun, andito na ako. Dead end na to eh. Kasi may construction. Well, lagi naman may construction dito sa Edmonton. Pero ayun na siya. Kakapasok na ako. Ito yung entrance na wala masyadong tao. Doon kasi madaming tao. So, dito na lang ako dumaan. O, diba? Sabi na eh. Wala masyadong tao.
patay na patay dito sa area na to eh. Pero dun sa kabila, medyo okay naman. Grabe oh, ang dami nagsara. Ayun, nagsara. Hindi ko alam kung ano yun nandito. Pero ito, naalala ko, blue notes to. Wala na. Sabang wala kasing nag-shopping ngayon. Pati ito oh. Sarado. Or wala na rin. Tapos, ito, Mr. Fred sells. Walang benta. Dito naman dati may mga upuan pero ngayon wala na. Pero syempre, bukas pa rin ang Tim Hortons. Ayun, sarado yung mga stores. Ito dati, ba yung popcorn? Nakalimutan ko na kung anong tawag. Pati yung Urban Planet dito, oh, sarado na. Pero yung RD nandito pa rin siya. Dito ako pupunta sa Kohl's. Sana meron ditong libro na hinahanap ko. Kaya nakita ko na, akala ko wala dito. Pero may mga pang IELTS eh. So baka may pang selfie dito. Saan ko nahanap? May nakita kong IELTS eh. Pinay, nakita ko dito na sushi na book and serving kit. Ang cute na oh. And nahanap ko na nga pala yung nakita ko kanina. Kaso lang IELTS lang siya eh. Ayan oh. Wala yung pang selfie. Hindi siya sikat. Ayan oh, IELTS na. So yun lang yung nahanap ko ng mga libro. Siguro hindi na lang ako bibili kasi IELTS to eh. Tingin na lang ako dito sa cookbook area na to kasi may mga pangkito sila. Ito na lang yung napili ko. $25 siya. Kasi para pag pumunta ako sa trabaho, meal prep siya. Madali lang. Nakita tayo ng food court. Tingnan natin kung nandun pa rin yung Paramount. Ay! Sarado na. Nakikita ko na siya. Wala na siya doon. Ayun, oh, sarado na siya. Siguro mag-o-opa na lang ako. Dito ako bumili sa opa. Tapos binili ko yung calamari and salad. Ito yung pagkain ko. Oh, ang dami niya, di ba? Kain. Wait na ako, guys. Dumidilim na dito. Kababa na ako ng bus and sobrang lamig. Kulang na tong jacket ko. Dadaan mo na ako ng Shoppers kasi may nakalimutan akong bilhin. Or hindi ko lang siya binili kanina. Ayan. Kasi nga, para wala akong bit-bit. Bibili ako nitong bio oil. Naka-sale siya ngayon. $20. Nagkakaroon ako ng panty ng inner kasi paubos na rin yung sa akin. Ito yung kinukuha ko. Regular lang. Eh, naka-sale din siya ngayon. Meron akong nakita pala dun. Merong clearance. So, titignan ko muna kung ano yung madedekwa ko. Buti na lang wala akong gustong bilhin. Tingnan ko na siya. And then, meron silang mga Valentine's na clearance din, promo. Kailangan ko rin pala ng downy kasi ubos na yung sa akin. Maliit lang yung nakasale, kaya ito lang muna yung bibilhin ko. Hi na ako, guys. And, ayun nga. 5:30 ako dumating dito. 6:30 na. Kukuha lang ako dito sa ilalim ng wipes kasi ubos na yung sa akin doon sa banyo ko. Saan na ba yung wipes ko? I-top up ko lang siya. Tagal na itong kahon ko na ito. Ayun, medyo konti na lang kasi siya. Gusto ko na siyang dagdalan. Ayun, mga ilang piraso na lang siya. And flashable siya kung gusto ko siya. So, ayan. Natapos ko na yung mga gusto kong gawin this week. Ngayong weekend ko. Kahapon, nakapaglaba ko. Tapos, nakapaglinisin ako sa kwarto. And then, yun nga, dumating yung document ko galing sa Pinas. So, ayun, pinadala ko yun ngayon. Buti na lang. And, yun nga, kahit wala akong nahanap ng libro para dun sa English exam ko, okay lang yun. Kasi may mga materials naman online. Tapos, nakapag-ikot rin naman ako sa mall. Nakakain na rin ako dun. So, medyo busog pa ako. Ang gagawin ko na lang mamaya is, yun nga, mag-aral ako mamaya ng mga English materials online. Kasi may mga sinend na rin naman sa akin si Ate Len. Siya yung nagpasok sa akin sa team. So, ayun. Maraming salamat. And, ano pa ba? Yun lang, mag-edit ako ng vlog mamaya. Tapos, matutulog muna ako kasi medyo inaantok ako. Anyways, ngayon lang naman yung time na makatulog ako ng hapon. So, ayun. Yun lang ang vlog. Maraming salamat ulit sa panonood. And hope to see you guys again on my next vlog. Bye-yers!